alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay mapaging tapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab kasama ang kanyang asawa't dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kelion. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth. Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon.
kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa langa gugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinauli paningin ng bulag. Lahat ng nainaapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa mga balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay ang lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko'y purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagdarag sa totoo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kasulatan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso,
ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ano naman ang pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Meron hong isang kanta, ang title ho niya ay Hopelessly Devoted to You. Siguro kung ikay pinanganak ng 70s o 80s, alam mong kantang yan. At siguro yung iba, yan ang kanilang paboritong kanta pag may bidyoke. To be devoted to you. Sa atin po, lalo na pag Biyernes, sa simbahang ito, nagtutungo ang lahat ng deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hindi tayo hopeless. Tayo ay hopeful. Diba? Pumupunta tayo rito tuwing Biyernes at jumpak ang simbahan pag Biyernes dahil puno tayo ng pag-asa. Nagtutungo sa simbahan ng Quiapo na mayroong pag-asa sa poong Jesus Nazareno. We are hopeful in Him. Pero kasama din ng ating pag-asa sa Kanya, tayo ay pinapakilala natin ang sarili natin na deboto ng mga nagtutungo dito. Mga deboto na hinahanap ang mukha ni Jesus. Tumutungo sa Kanya, nais siyang puntahan. Pero magandang tingnan natin yung katagang deboto. Ang isang deboto ay inilalaan ang sarili para sa kanyang minamahal. Diba? Pag ang isang mister ay devoted sa kanyang asawa, ibig sabihin nilalaan niya yung sarili niya para sa kanyang misis. Hindi gagawa yan nang ikasasakit ng kanyang asawa. Tapat siya sa kanyang asawa. Devoted. Sa atin pong ebanghelyo, pinaalala sa atin ni Jesus nang siya'y tinanong, ano ba ang pinakamahalagang utos? At sumagot si Jesus, ito una. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ang buong pag-iisip. Ang pangalawa naman, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa lahat ng mga utos, sabi ni Jesus, ito ang pinakamahalaga. Kaya, magandang paalala sa atin, kung gusto mo maging deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, sundin ang aral at turo niya. Hindi ba ganun naman? Ang isang tao na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay gustong makinig sa aral at turo niya. At hindi lang gustong makinig, handang sundan ang aral at turo niya. Hindi ba pag ang isang anak ay nagmamahal sa kanyang magulang, sinusundan niya ang bilin ng kanyang magulang. Pag nag-aaway na sila ng kanyang magulang, nagkakalayuan na ng loob, nagiging pasuway na ang bata. Ayaw nang masuway. Hindi na nakikinig, ayaw nang sumunod. Kasi may lamat na ang ugnayan. Nagkakanya-kanya na. Hindi na nagpapansinan. Pero kung pagmamahal ang iniintindi at inuuna, may pakikinig. Handang makinig. At isang deboto na nagmamahal sa Nazareno,
ang isang taong nagmamahal ng lubos kay Jesus, handang makinig sa kanyang aral at turo. Pero sana bilang Kristiyano, huwag lang tayong maiwan sa pakikinig. Mula sa pakikinig, patuloy din tayong lumalago sa pagsasabuhay. Kaya ang aral at turo ni Jesus, hindi lang natin napapakinggan sa loob ng simbahan, kung hindi, humihingi din tayo ng grasya sa Panginoon na ang kanyang aral at turo ay maisabuhay natin. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Kung sa sarili natin kagalingan, minsan ay inconsistent tayo. Pero sa awa at grasya ng Diyos, lahat ay makakaya natin. Kahit ang pagsunod sa Diyos na ang buong puso, laging sa awa at grasya ng Panginoon. Kaya ang bilin sa atin ni Jesus na pagsunod sa Kanya ng buong puso, isip at kaluluwa, ang pagmamahal sa Kanyang kapwa ay posible kung hilingin natin ang grasya ng Diyos. At marahil ito yung una nating ipanalangin at hilingin sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang grasya na buong pusong sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga aral at turo. Ito po yung hilingin nating grasya. Alam ko tuwing Biyernes at lahat ng nagtutungo dito, may hinihiling na panalangin sa pong Jesus Nazareno o nagpapasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero bago tayo humiling, itong una nating hilingin sa Kanya, ang grasya na buong pusong makinig sa Kanyang aral at turo. Para sa ganon, kung ganon po ang gagawin natin, ang aral at turo ni Jesus ang susundin, hindi na ang sarili natin ang umaaninag, ang naaaninag na natin sa iba ay ang mukha ni Jesus. Sabi nga ni San Pablo, "It is no longer I who lives, but it is Christ who lives in me." At posible yan. Kaya natin yan bilang Kristiyano kung ang aral at turo ni Jesus ay isabuhay natin palagi. Yun ang tunay na deboto. Hindi hopeless, hopefully devoted to Christ. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoon Diyos ng buong puso, kaluluwa at isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating itugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos.
Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa inyo ang aming mga kahilingan. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming iyalay, aming hiling pagpapala. Pagpapalad, buhay na magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito. Nasa dambanaan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng Panginoon.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin. Sa amin ang kaharian mo.
nagkakasala sa Hinihiling namin kami adya sa lahat ng kamahamaka, masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay ko'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko sa iyo lamang.
habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang samo ko dasal. Sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, lundan ko ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang samo ko at dasal. Sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagayan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayagan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hindi na pa.